Magandang umaga, tanghali, apan o gabi sa inyo mga solid katropa pits sa ampanig ka man sa mundo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload natin. Ngayon ay kikilalanin natin ang nasa likuran ng pangalang Vasco Batanes. Nagsilbing ika-44 Gobernador General na Espanyol ng Pilipinas si Jose Vasco y Vargas mula Hunyo 1778 hanggang Nobyembre 1787. Hindi katulad ng mga naunang Gobernador General, isinulong ni Vasco ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng kolonya. Sa kanyang panunungkulan, formal na naiwalay ang pamamalakad ng Pilipinas sa Mexico. Naging mahalaga ang papel ni Vasco sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Iginiit ng Gobernador General na hindi na nararapat na maging tagapamagitan lamang ng mga produktong mula China ang daungan ng mga galyon sa Manila bago dalhin sa Mexico. Ninais siyang magkaroon ng sariling kalakal ang Pilipinas at tumaas ang kita ng gobyernong kolonyal. Itinatag niya noong 1781 ang Sociedad Económica de los Amigos del País, kapisan ng pangkabuhayan ng mga kaibigan ng bansa na nangunan sa mga gawain ukol sa produktong maaaring sulong sa Pilipinas. Binigyan ito ng budget na 960 centaon mula sa mga prominenteng mga ngalakal ng Maynila at ginastos ito ng samahan sa mga talakayang pangkabuhayan. Mga pulyeto ukol sa pagtatanim ng indigo, kape, tubo, kakao at ibang halaman. Pagpapapasok ng mga bagong kasangkapang pang-agrikultura mula Estados Unidos at pagtuturo ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Isang magandang resulta ang pagluluwas ng indigo patungong Europa sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas noong 1784. Maaalala rin si Vasco dahil sa pagtatatag niya ng mga monopolyo. Pangunahin ng monopolyo sa tabako, nakakuha siya ng pahintulot ng ari ukol dito noong 1780 at naipatupad noong 1782. Kinontrol ng gobyerno ang pagtatanim, pagbili at pagbenta ng tabako at noong 1808 ay kumita ng 500,000. Tumaas pa ng tumaas ang tubo sa monopolyo. Gayunman, nagkaroon ito ng kakibat ng mga korupsyon at abuso kaya ay pinatigil din ng ari noong 1881. Ipinanganak si Jose Vasco y Vargas noong 1733 sa Malaga, Granada, Espanya at namatay noong 1787. Ipinangalan sa kanya ang kabisera ng Batanes dahil sa kanyang pamumuno. Isinagawa ang pag-iikayat sa mga ibatan ng Batanes na sumailalim sa pamahalaan ng Espanya. Iginawad ni Haring Carlos III ang Conde de Conquista de Batanes at ng Conde de Conquista de las Islas Pulling Mills noong 1789. Maraming salamat po katropa Pete sa walang sawang pakikinig at pagsuporta.